Lat Alexander Lexter Juice, nagbabalik sa inyo. If na yung update na po, kasi nga po kanina may pinuntahan pong importante si Alexander Lexter Juice, kung kaya hindi tayo nakapag-update. Pero yes, of course, pwede ba natin kalimutan ang mga magagandang nangyari kanina sa ASAP natin to? Of course not, hindi natin pwede kalimutan mga kaibigan. Pero lang, bago natin pag-usapan yung mga magagandang bagay, pag-usapan muna natin itong hindi magandang bagay. Kasi ito oh, may hangover pa yata itong si Edward John Barber Omeno from the Star Magic Prom, na kung saan itong Star Magic Prom ay umabot daw po ng 420 million views sa ABS-CBN Entertainment Channel. Ang ganun kalaki daw ang views at talagang pinanood daw ang Star Magic Prom na mantakin mo daw yun. Ang mga nandoon sa Star Magic Prom ay puro mga baguhan na mga artista at talagang masayang pinanood ito ng mga madlang people. Dahil kung hindi, bakit siya abot ng 420 million views? Congratulations sa organizers ng Star Magic Prom, kauna-unahang Star Magic Prom ng Star Magic Talent Center ng ABS-CBN. Pero yes, dahil nga sa praises ng mga nakapanood at pagiging magandang host ni Edward John Barber, nako, naapektuhan yata ng preparation ng overnight event ng Star Magic Prom ang performance ni Edward John Barber kanina sa ASAP natin to, na kung saan nako, nagulat pa ang mga nanonood dahil nag-improve na nga itong si Edward John Barber at biglang hindi nakasabay sa mga actions ng mga dancers. Narito po, watch it for you to see it. Let's go. So yan po ang napanood nating Star Magic Prom result. Dahil sa Star Magic po ba yun? Na hindi yata nakapag-practice si Edward John Barber. Nakalimutan mo ba talaga nang makikabay sa kanyang mga kasamahang dancer sa kanilang so yun po, sabi ng sinabihan niyang boses Kiki at sino ba ang sinabi ng Mala Alger? Alamin natin yan. Sabi ni Chaka Puso, ito may kasalanan Marcy. Ginawang backup si BGYO kasi di niya favorite. Idol kasi nito yung mga matatandang chararat. At ang kanyang sinabihan ng ganyan ay si Miss Darla Soler. Kaya sabi niya, resign Miss Darla. Naku, grabe. Bye. Ayun. Sabi ni Alt GMA, si Darla na ba ang humahawak ng production ng ASAP? Tapos sabi ni JL Flores, tapos paulit-ulit na lang yung mga kinakanta nila. Sana rin magkaroon ng show na Mala Any Gayo, Music Bank, etc. para makapag-promote ng own music yung mga artista daw. Sabi ng isa, sa totoo lang, ang gulo-gulo ng ASAP. Parang halo-halong kalamay sa walang tigil ng paghahalo-halo ng mga performer. Kaumay yung mga singing segments nila na maghahati-hati yung maraming singer sa isang kanta. Tapos yung P-pop groups na magagaling sumayaw, tas nagiging backup. Naku,
parang ang sinabihan nila nito ay si Sheena Bellarmino at saka si Maymay Entrata with when they had their performance last week, the other week with Bini. Nako naman, grove. So dinibdip talaga nila yon at hindi nila matanggap na kasamahan ni Maymay at saka ni Sheena ang Bini. Na even in fact, kalahati ng kanta was sung by Bini and just half of it was shared between Sheena Bellarmino and Maymay Entrata. It so happened na talagang sexy ang dating ng ating si Inday Maymay Entrata at talagang malabirit naman kasi itong si Sheena Bellarmino at hindi pahuhuli sa kantahan at sa biritan at sa the way she sang. It was so professional. It was like, oh, perfect. It's a world-class singing. So why are they still angry with Sheena and Maymay? Ayan, nandito yung reklamo niya. As an avid fan, talagang napakagulo ng production numbers, lalo na kanina, grabing disabay sa pagsasayaw. I just want to mention one, Barber Edward, for him to catch up and not for anything else. ASAP was a world-class stage then. What happened? Yung kakagamit lang nung kanta last week daw, tapos gagamitin ulit the following week, yung nagla-live sa song production number pero di naman praktisado. Ayun ang gulo-gulo ng kanalabasan. Yung sa opening number, instead of climactic order, fluctuating daw yung energy. Pataas na tapos biglang tatamlay. Maganda yung dati na bawat week may theme, tapos consistent talaga daw sa theme. Lahat inaayos at ginagalingan ang performances. Ngayon, parang okay na yan. Sige na, go na, guys. Siguro makakatulong na ibalik ang audience para makatulong sa hype. Nako, bumalik ang... Sana ay bumalik na daw ang dating sigla ng ASAP Official. Yan ang sabi po ni Sebastian. Di ba napakahaba ng kanyang sinabi? Which is really true. Tapos ito, sabi ni D4. Di ba G4's yung nagkukoryo yung sa Showtime Girl on Fire, George? Paki-call out din yung stylist ni Elsa Nympha. Nagmumukhang gurang yung bata every time may production. Tapos may isa, anako, tawang-tawa ako dyan, Kiki Boses at parang Alger sumayaw, kairita. Sino ba yan? Sino ba yan si Kiki Boses? Sabihin nyo nga sa aking comment section kasi medyo hindi ko alam. Nakuha nga yung pangalan kasi may reply dito, wait. Ayun ang sabi niya pa, since nag-start ang atin to era, ang gulo ng segments, best segments. Segments yung before 2018. Di na ako nanonood ng ASAP. Ang pangit na, kakatamad panoorin. Ang sabi nila, manonood lang daw sila ng BGYO. Pinapatay na daw nila yung television nila. Nagmukhang ASAP Fanatics era ang show at nakakaloka daw. Sana mapigyan ng pansin ASAP Official at makitang hindi daw maganda ang daloy ng bawat productions ninyo. Sa una lang daw malakas ang hype, tapos biglang naging sad at nakulangan na ng energy. Tapos deflactuating daw ang sabi nila. Yung sayaw ni Edward kanina muntik na daw hindi makasabay. At nakakawalang gana manood, ibalik ang Sopa Dance, Spirit Queen, sabi niya, at ibalik daw ang Kathniel. Parang may galit sila kay Edward John Barber. At sinong tinatawag nila na Cynthia? Si Maymay ba yun? Naku naman, sa napakagaling naman ng kanilang inaayawan, Maymay Entrata. Nako Lord. Anyways, maka GMA kasi sila. Ayun, ASAP Official, Diyos ko, umayos naman kayo. Kakasawa, no, binabase kasi sa fans club. Kaya kahit magmukhang tsaka idol nila, okay lang.
Oh, 'di ba? Kasi nga daw dapat hindi tsaka kasi nga pang world class ang ASAP natin. The known daw siya. Tapos ginawang back up ang Beanie at BGYO. Sino ba 'yan ha? At pagagalitan natin. Pero in fairness, hindi naman po ganun ang nangyari. Feeling niya lang 'yon kasi medyo nalamangan sila ng konting paligo. Kaya siguro, ang galit nyo ay hanggang ngayon ay hindi na matatanggal-tanggal sa mga puso ninyo. Kung mayroon kayong mga reklamo about how it is done every Sunday, ipaalam nyo like this, pero wag nang manlait ng iba. It's alright for better para sa ikagaganda ng show. Pero wag nang laitin kung sino-sino kasi nakikita naman kung sino talaga ang dapat mag-practice pa more and mag-aral pa more when it comes to performing sa ASAP natin to. And then of course, you can choose your own show to watch kahit anong station yan. Okay lang yan. Basta wag lang tayong manlait at wag lang tayong magpangalan. Naming names is some kind of sometimes rude and mean. Bakit? May galing ba kayong kapareho noon? May kakayanan ba kayong kumanta at sumayaw? At kaya nyo bang humarap ng camera kagaya ng mga ginagawa nila? So yes, pwede kang mag-comment para si kagaganda ng show pero huwag magpangalan ng pangalan na sinasabi mong tsaka. Gawa ng mga komentaryo ng mga netizens sa nangyari ng programang ASAP natin to kanina, kaagad. Dumipensa itong mga followers si Maymay. Ang sabi, regardless gano'n nabawasan ang fandom support ni Mary Del Maymay Antrata, fact remains na kaming natira. Proud kasi, totoong magaling siya, di kami pinapahiya. No amount of pagapang sa Jesus will make an untalented person worthy of pride. And then Maymay Dreamer says, wala na pong bawian ng corona at ng pangalan at ng title. Kasi bilong na bilong po kay Maymay Antrata ang pangalang Dance Floor Sweetheart. Ayaw na nilang marinig ang Dance Floor Sweetheart na ikakabit pa sa ibang artista. Bigyan niya na lang daw ng pangalan yung ibang dancers ng ASAP natin to ng mga artista. Huwag lang kunin yung Dance Floor Sweetheart kasi deserve ni Maymay and kasi po magaling naman talaga ang isang Mary Del Maymay Antrata. Yun po ang sabi ni Maymay Dreamers. Ayun, meron tayong mga magagandang balita, but in that magagandang balita I will share with you after a while. Alexander Lexter Jules, I'll see you for more later dito lang sa aking channel, Alexander Lexter Jules. We'll be right back.